Yung isang talata dito sa Pedro, sa 3:7 yung binasa natin kanina. Ang sabi dito, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatan talaga sa apoy. Yung daw lupa sa gayunding salita ay iningatan sa apoy. Ano kaya yung tinatawag doon na sa gayunding salita na tinatawag dito ni Apostol Pedro? Ano kaya yung sa gayunding salita? Eh, ang lupa at langit ngayon ay tinataan sa panunod. Di basahin natin ang talatang 5. Sa talatang 5, ganito ang sinasabi. Sapagkat tadyang nilimot nila na mayroon sang kalangitan mula nung unang panahon. Eh, noon pa man may isang kalangitan, ha? At isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon na inabawan ng tubig ay napangamak. Kaya nga dito sa ikalawang Pedro 2:5, sa bandang huli ang sabi nito, iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang pito pa, noon dalhin ang pagkagunan sa sanlibutan ng masasama. Eh, alin ang nagunan nun? Yung panglupa? Ng literal? Hindi. Yung lupang mga masasamang tao. Kaya sabi ni Pedro, sa ganyan din salita, ang nalilipon ay yung mga taong masasama. Sa ganyan din salita, hindi malilipon itong lupa. Kung paano ang panahon ni Noe, hindi nalilipon yung lupa. Sa ganyan din salita, ang sabi. Hindi natin pwedeng bagoy nyo. Tapos na ata. Mabuti po, huwag na natin gamitin yung ano, pagkatanungan. Ano, Hindi, ano eh. Sabi mo, hindi literal yung masusunog sa ikalawang Pedro. At pinapakahulugan mo, nagbasahin mo ang awit ni Bentay sa is, uno, ay ibig ko sabihin, ang masusunog doon ay yung mga tao. Ganun ba ang ibig mong talaga sabihin? Ito po ang sagot. Sapagkat ang nagkasala ay yaon mga taong nananahan doon, hindi ang lupa. Ang nilipas po ay ang mga taga at mga taong lupang masasama. Hindi po ang lupa. Hindi po nagkasala ang lupa. Hindi, tanong ko yung ilipas, ang tanong ko yung masusunog na sinasabi sa Pedro. Pinakakahulugan ang mukha mo, hindi literal na lupa yan, di ba? At ang pakahulugan mo sa literal na hindi literal, eh mga tao, ang sabi mo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, eh ganito, yung bang susunog na apoy, literal naman o hindi? Ang apoy sa Biblia ay maaaring lumirawan sa isang simbolikal na paraan. Ito'y maaaring lumarawan sa mismong paglipon. Ay, ang sagot mo. Ay, hindi. Ako sumasagot, tuturuan niyo ako. Hindi, ang sabi mo eh. Ang tinatanong ko sa'yo, yun sa Pedro. Eh, nasa Biblia. Nasa Pedro. Eh, nasa Biblia, Pedro. Kaya yung nasa Pedro, na ikalawang Pedro, Pedro. 3:10, yung bang apoy doon, literal na apoy, o spiritual na apoy? Kaya nga po, yamang hindi literal yung susunogin na lupa, eh di yung symbolical yung apoy. Ano ngayon yung apoy ngayon? Na susunog na symbolical na apoy doon sa ikalawang Pedro 3:10? Ayun. Ito ang masasabi ko sa inyo, Ginoong Soriano. Sinusunod ko lang, binabatay ko lang yung aking sinasabi sa inyong paniwala na gumamit ng apoy. Paniwala ito, ito, batay ko muna! Mr. Moderator, mali ang sagot eh. Mali ang sagot. Sabi mo, ang susunog hindi literal na lupa. Yung apoy. Ang sabi mo, symbolical din. Ano ngayon yung symbolical na hindi literal na apoy na susunog sa mga tao? Specific mo. Huwag ko sabihin, may pakahulugan na. Specific mo yung nasa Pedro. Ito pa yung patanong ko. At tinatanong sa atin ni Ginoong Soriano, ano yung symbolical na apoy? O kaya nga, ito sagot ko nga yun. Sa apoy, sa Biblia, yan, sa apoy. Sa Biblia, ang apoy, eh, ito'y lumalarawan sa walang hanggang pagkalipon. Eternal destruction. Kaya nga sa Apocalypse, teka, sandali ako. Yung tinatawag na dagat-dagatang ako. Sandali lang. Di ba ako tapos sa mag-gut? Ay, relax lang po kayo. Yung tinatawag na dagat-dagatang apoy sa Apocalypse, ang sabi ron,
yun ay ikalawang kamatayan. Kaya yung apoy sa Biblia, hindi lang lahat tumutukoy yun sa literal apoy. Kasi sa Biblia may sabi rin, ang Diyos ay apoy. O di ang Diyos pa may apoy. Hindi naman ako makulit eh. Ang tanong ko sa'yo, kung ang apoy tamang tinutukoy na simbolikal ay eternal destruction, yun bang apoy na eternal distract na sinasabi mo na dagat-dagat ang apoy? Yung ba pansamantala lang o eternal nga? Yung bisa ng apoy na yun, walang hanggan. Yung simbolikal na apoy na yun. Ang bisa nyo, walang hanggan. Magbibigay ng example sa inyo. Ang susunod kong talaw. Kung yung apoy, sandali, ang apoy ba sa dagat-dagatang apoy, literal na apoy, o simbolikal na apoy, o apoy na walang hanggan, o ano? Sige, ano yung apoy sa dagat-dagatang apoy na sabi mo eternal destruction? Ayun na nga po yun. Walang hanggang pagkalipon. Kaya mo rin nagsabi. Kaya ang epekto nun, walang hanggang pagkamatay. Hindi na, wala nang pagkabuhay. Halimbawa po, babasa po ako ito. Sige, sige, tama na yun, tama na yun. Ang tanong ko sa sunod. Pag napunta rin eh, eternal destruction, wala nang pagkabuhay. Si Satanas ba pag nilagay sa dagat-dagatang apoy, mawawala ang existence ni Satanas? Tanong ko, tanong sagutin mo. Eh, kung walang hanggang pagkalipol yun, eh, lilipol yun naman talaga ng Diyos si Satanas eh. Hindi naman magpatagal yan eh. Ewan ko lang, ba't gusto nyo atang panatilihin si Satanas? Eh, lilipol yun ng Diyos yan, gagamitin nyo ako yan. Huwag ka mag-side comment, mali yan, mali ang ginagawa mo. Wala akong sinabi na gusto kong si Satanas yung manatili. Ang talong ko ganito, kung mawawala na ba ng buhay si Satanas? Mawawala na ba ng buhay si Satanas pag nilagay na siya sa dagat-dagatang apoy? Yun ang sagutin mo. Huwag ka magsaside comment. Kasi yung tanong mo, pang ilan na yung tao, wala na kung ba mas mahirap mo. Nasa period tayo ng 10 minutes na tanungan, no? Kung yung tanong, sasagutin mo. Kung hindi mo sasagutin, sabihin mo na, hindi mo sasagutin ito. Kaso tayo tayo. Hindi, kasi. Kasi hindi ka pwede sasabihin mo na, parang kick and feed lang siya. Yung tanong, kick and feed. Hindi. Kasi hindi pa pwede sasabihin mo yung tanong, eh, very elementary. Yung personal ni Ginoo. Hindi. Oo nga. Kasi kung gano'n na sasabihin mo, very elementary, then mag-set tayo ng standard na. Eto, huwag kayo nahahatol na tama na kung may mabasa. Pag-aaralan natin kung tama o pagbasa. Baka mamaya sinisil sa inyo. Ang sabi ni Apostol Pedro, may mga bagay na mahirap na nawain. Kaya, sukayin natin yan. Huwag natin titignan ng basta kung ano yung nakansulat. Basta pag natin. Ang tanong ko, ang tanong ko ulitin ko, huwag natin silang sisihin dahil kuminsan talagang ganyan. Ang audience nakakasabat dahil nakikita nila yun. Alam mo yung mirror, mas mahusay yan doon sa talagang nagdadami. Ang tanong ko ganito, sabi mo kasi yung apoy sa Pedro, larawan ng dagat-dagatang apoy na simbolikal, which denotes eternal destruction. When you mean eternal destruction, you will exist to see, you will cease to exist. Mawawalan ka na ng pag-iral. Ang tanong ko sa'yo ganito, kung mabasa ko na miski sa dagat-dagatang apoy, hindi mawawala ang existence ni Satanas, tatanggapin mo, nanloloko ka. Ito po tanong ko. Pagod!
Napasagot. Hindi po ninyo panahon magpatutuwa ngayon? At ano niyo magtama? Hindi ako nung papatotoo sa sinasabi ko lang kung mabasa ko ba. Hindi ko naman sinabi sa'yo kung kailan ko babasahin eh. Kung mabasa ko ba na kahit sa dagat-dagat ang apoy ay umiiral pa rin si Satanas. Ha? Tatanggapin mo ni lolo ko mo mga tao nito. Ano, pwede ba? Pwede ba? yung tanong, yung kasi yung istorya, ano, meron daw yung apoy na itenda discussion ba yun? Ngayon, ang tanong ni Sir Suriano, kung ilalagay mo dun yung si Satanas, mamamatay, mag-exist na to exist, no? Ang sagot mo, malilipon. So, mawawala si Satanas. Sabi ni Mr. Suriano, patutunayan yan, hindi. So, medyo interesting yata yung patunayan natin. Bigyan natin ang moderator. Babasa siya. Kasi ganito. Baka sa ano, sa istorya, tapos niya yung oras niyo. So, oras ko naman. Eh, tatanungin ko siya. Diba? Kasi sinabi niya, meron daw siya kaya. Tatanungin rin, harapin. Oh, harapin. Kasi tapos na yung statement ko. Babasahin naman yung babasahin niya. Tapos si Satanas eh. Kung baga sa ano, Ben. Babay, hindi ako talo ha, pag nabasa niya. Hindi! Mga kaibigan, dito, sa tingin ko, walang panalo, walang talo. Tanong natin, Mr. Soriano, paano ba yun? Ganito po kasi yan. Kasi yung sinabi niya na yung daw apoy, pandali lang po. Wala nang oras yan! Wala, hindi ko po oras po. Hindi ba yan? Kasi yung pong tanong niya, yung pong sagot niya, na yung daw apoy sa Pedro, eh, larawan daw yun ng eternal destruction. Which means, yun eh. Kasi alam nyo, dito po sa Mateo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Day 5, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa nasa, mga nasa kaliwa. Ito kasi isang senaryo, kukwento ko na lang yung umpisa. Titipunin niya lahat ng tao sa lahat ng bansa. Ilalagay niya yung iba sa kaliwa, lalagay sa kanan. Pagkatapos mo na mailagay sa kanan at sa kaliwa ang lahat ng mga tao, ang sasabihin niya sa nasa kaliwa, ito. Kung magkakay, sasabihin naman niya sa mga... Kung magkakay, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Dito po may binabanggit si Kristo na apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang gusto kong pansinin niyo, mga kababayan, yung ang walang hanggan, hindi yung distraction. Ang walang hanggan, yung apoy. Naintindihan nyo? Apoy na walang hanggang inihanda sa Diablo at sa kanyang mga angel. Eh, alin ba yung apoy na yon? Pakinggan nyo sa Apokalipsis kung alin yon. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman! Mawawala ba ang demonyo? Pahihirapan yun araw-gabi magpakailanman! Eh pagka kung magpakailanman, hindi naman mahihirapan ang demonyo pagka wala. Ayun, yun po ang sinasabi ko, Mr. Moderator. Pwede ko na po ituloy yung aking panel? Okay, paano ba nga?
Sige po. Magandang hapon po ulit, lalo na sa ating moderator. Alam nyo, mga kababayan, ganito. Itong ating kausap, gaya na sinasabi ko sa inyo, mapanganib na tao ito. Gumagamit ito ng mga terminasyon na magliligaw sa isang hindi nakakaunawa ng buo sa Biblia. Ang sabi ko kanina, eh ganito. Sabi ko, yung pag-uusap batay sa Biblia. At sabi ko, kung ang pag-uusap ay otoridad sa kaligtasan sa panahon ito, walang ibang pinakamatibay na otoridad kundi si Kristo at mga apostol. Kaya kapag gagamit sila ng mga ibang sulat na kukontra doon sa sinabi ni Kristo at mga apostol, ang dapat nating gawin kung pagpipiliin tayo, eh, ang unin natin yung sa kay Kristo at mga apostol. Ayun. Doon siya yung nagtatanong na, dinadaya na kayo. Ano ba ikaw, Mr. Soriano, yung Biblia? Hindi ba yung bagong tipan yung Biblia? Hindi Biblia yung bagong tipan. Bahagi yon ng Biblia. Nayan mo ng ayon sa Biblia. Yan ang dapat natin. Yun ang matalinong pag-iisip. Oo. Pero, pagka sinabing, patutunayan ayon sa Biblia, eh lahat na sa Biblia, ahanguin mo. Ligaw ang isip mo nun. Bakit? Eh kung patutunayan mo ayon sa Biblia, eh yung mambinasa ko wala sa Biblia, na lahat ng bagay na nakikita eh, may katapusan. Yung mawala sa Biblia, nasa Biblia. Eh yun, ang mga saksi, ang ugali, hindi na nila kukunin yun. Na. Hindi na nila kukunin yun. Babaliwalay na nila yun. Ang katunayan, hindi na nila ipinaliwanag kung anong kahulugan ng sinabi ni Pablo, bagaman nire-refute niya na yung kahulugan daw nun eh, yung nakikita. Eh yun, ito ang bagong lupa. Nakikita ba yan o hindi? Sinulat ko. Meron daw mababasa sa Biblia na ang lupa'y mananatili magpakailanman. Ha? At pagkatapos, yung balaway kang bagong langit at bagong lupa, nakikita o hindi? Sumagot siya isang kasamang maliit doon sa bandarong. Nakikita. Tinyo, kung gano'ng mandaya ang saksi ninyo ba? Bakit? Hindi ko naman masasabi hindi Tagalog ito. Iba ho yung nakikita kaysa makikita. Huwag kayong palolo ko sa saksi ninyo ba? Yung hong lupang ito na sinasabi ni San Pablo, lahat ng bagay na nakikita, present progressive. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay na nakikita, kailan? Ngayon. Nakikita, present progressive. May katapusan. Pero wala akong sinabing, yung makikita, may katapusan din. Iba ho yung makikita sa nakikita. Naintindihan mo ba? Ano po ang tema, mga kababayan? Paalala ko lang. Tupang ito. Ha? Tinuro na, ha? Hindi na pwede tayo magkamali. Ang lupang ito, tinutuntungan natin ngayon. Pinananahanan natin. Binabalot ng isang ozone layer na sinisira na ng mga chlorofluorocarbons na nanggagaling sa ating mga refrigeration and air conditioning units. Itong lupang ito, ang sabi ng Biblia, eh, sabi ni San Pablo, ang mga bagay na hindi nakikita, walang hanggang. Dadapot ang mga bagay na nakikita, may katapusan. Nakikita ba ito o hindi? Nakikita. O ngayon, ewan ko kung tututulan itong ating mga kaibigan saksi, yung sinabi ni San Pablo, otherwise there are outside salvation. Kasi, ang sabi ni San Pablo, lahat ng bagay na nakikita,
may katapusan. Dadapwat ang hindi nakikita. Walang hanggan. Ito ba'y sinusuhayan ng ating Panginoon? Balikan natin. Kasi si San Pablo, tinuruan lang ni Kristo. Puntahan natin yung direct authority. Gitayin mo sa Kristo, baka naman na natutunan San Pablo, mali. Sabi mo, lahat ng nakikita, huwag katapusan. Pahinoso Kristo, talaga bang gano'n? Pakinggan niya sabi ng Pahinoso Kristo. Ganito sinasabi, at akin babasahin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magalap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit! Statement. Ano sabi ni Kristo? Ang langit! Ang lupa! Lilipas! Yung pala natutunan ni Pablo, ang lahat ng bagay na nakikita, may katapusan. May ugat palang pinagkulan siya noon. Ang otoridad na galing sa langit ang nagsabi, ang langit, ang lupa, lilipas. Dadapwat ang mga salita ko ay hindi lilipas. Comparing the word of Jesus Christ to the heavens and the earth, the words of Jesus Christ will not lilipas. Pero, ang langit at ang lupa ay lilipas. Siguro tama na yung sitas na yun. Tama na. Sabi nga ng mga Tagalog, walang katagang sabi sa marunong umintindi. Ayun. Marunong umintindi, naiintindihan mo na na ang langit at ang lupa lilipas. Sinabi ni Kristo, hindi naman niya sinabi ang langit at lupa lilipas, nagbibiro lang ako. Walang sinabi siya noon. Nung sabihin niya lilipas, he really meant it. Sapagkat dinalawa niya ang katotohanan. Sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, pagka si Kristo lang ang nagsabi, alam niyo mga kapatid, ganito ang pag-aaral sa Biblia. Pag si Kristo ang nagsabi, superseded na ang lahat ng ibang spokesman. Wala nang magagawa yun. Sinabi na nga ni Kristo eh. Pagkalimbawa, sabi ni Solomon, hindi lilipas. Eh, sabi ni Kristo lilipas. Sino paniniwala mo? Si Solomon o si Kristo? Si Kristo. Oh, natural si Kristo. Yun ang galing agad sa, diretsyong galing sa langit eh. Pakinggan niyo. Sa isang talata ng Mateo, ganito ang sabi sa Kristiyano. Ewan ko kung Kristiyano mga saksi ni Jehova, pero sa Kristiyano ang sabi ganito. Huwag kayong patawag na rabi sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Ayun. Huwag kita kayong patatawag na guro. Rabi. Yung salitang rabi, ibig sabihin eh, plural nung salitang rabonay na ang kahulog ay guro. Sabi ni Kristo sa mga apostol, huwag kang patatawag na rabi. Bakit? Iisa lang ang inyong guro. Kayong lahat magkakapatid. Eh, sino kayong iisang guro? At lahat naman tayo magkakapatid na. Sa 4 ng Huda. Sapagkat may ilang nagsipasok ng lihim. Yung mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga dibanal, pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sino po ay iisang guro? Si Kristo. Kaya lahat ng aral na ikaliligtas ng Kristiyano magkagaling kay Kristo. At siya po ang anointed by the Father to teach salvation in the last day. Ang sabi nito sa Hebreo 1:2, ganito ating mababasa. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa iba't sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Sino po ang pinagsasalita ng Diyos ngayon sa ating panahon? Hindi na si Moses eh. Hindi na rin si Solomon eh. Ang authority si Kristo eh. Ang Diyos na nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Alam mo si Kristo at ang kanyang itinalagang mga apostol na saksi na hinirang niya ng una, yun po ang otoridad na pakikinggan natin. Ngayon, puntahan natin yung pinagtatalunan kanina
na hindi magkadakipan dahil kumbaga sa palaka, ibalundap. Eto, pakinggan to, mga kababayan. Ang sabi ng isa sa mga saksing apostol, kasamahan ni Pablo, ang sabi ganito, datatwal. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugo at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay tawang masusunog. Pumupuri sa Diyos, masusunog. Oo, oh, si Judas pumuri rin yun, susunugin yun. At katanungin ako ha, yung magpumupuri... Ayan, yung hinawakan nyo. Wala akong tinatawag na Biblia. Yan mo ba yung Biblia o ano? Wala akong tinatawag na Biblia. Hindi, ano nga yun? Ito, Biblia, ang banal na kasulatan ito. Oo. Kaya yung Biblia, yung Kastila. Hindi, ako nagpapalag na kasi. Hindi, nagpapalag na yun. Banal na kasulatan, o? Yan ba yan ba yung Biblia? Ha? Yung banal na kasulatan yan. Banal na kasulatan yan. Okay, Biblia yan. Kung ano man gusto mo itawag, pero meron ako alam na Biblia. Hindi. Kategori ka ng tanong eh. Kasi, no, ang sabi ninyo... Irrelevant naman tanong mo eh. Hindi, ang sabi kasi ninyo... Ibigyan ko kahit irrelevant. Kaya nga, sabi kasi ninyo, sabi dito sa paksa, patutunayan ng mga saksi na ang lupa ay hindi malilipon ayon sa Biblia. Eh ayon sa mga pagtutulungan ninyo, napapakinggan ko rin. Kaya nga, ito tanong ko eh. Sa mga tulid, mali yung sinabi ninyo na huwag akong gagamit sa aklat ni Moses. Hindi, wala ka na patasabi, mali sinabi ko. Hindi, nagtatanong ako eh. Tanong yun! Maraming pinta ko. Hindi, tanong yun. Eh, tanong yun, kung tanong dating sa inyo. Magtanong ka na, okay, ito nga ang tanong ko eh. Hindi sa mga tulid, mali yung sinabi ninyo na ang paggamit ng salita o sulat ni Moses at ng mga ni Propeta David ay mali. Ay hindi dapat gamitin. Mali nga. Wala akong sinasabi! Hindi, sabi nga! Nakakaibyan! Nakakaibyan! Wala akong sinasabi! Wala akong sinasabi na ang paggamit... Huwag kang maingay! May ingay! Wala akong sinasabi na maling gamitin ang sulat ni David at saka ang sulat ni Solomon. Ang sabi ko, pagka alimbawa ginamit natin yung sulat ni Solomon o kaya ni David, kailangang sumuwapo sa sinabi ni Kristo at mga apostol. Yan ang sabi ko. Yan na ilibawang tao. Ano sabi ko sa'yo? Hindi mo na yun! Nonsense na yun sa'yo! Ay, ito nga, susunod na tanong, ginawang Soriano. Ang sabi ninyo, yung mga bagay na nakikita ay lumilipat. Hindi ko sabi yun! Sabi ni Pablo yun! Okay nga, binasa mo. Okay. Kung totoo na ikakapit nyo sa literal na lupa na ating nakikita, no, hindi pa ba kasama din doon yung mga lingkod ng Diyos na gumagawa ng kanyang kalooban? Hindi ba nakikita rin nyo yung gumagawa ng kalooban ng Diyos? Ano ang tanong mo? Ayun nga! Nakikita rin ba yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos? Ang sagot ko, lahat ng narinito nakikita. Okay. Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, nakikita rin yan. Ililipas kayo? Oo, natural! Pag sinabi mo hindi ka lilipas, sinalalong ka! Lilipas! Sagutin na ako sa'yo mamaya. Eh, ibig niyo sabihin, mapupuksa kayo. Ha? Sila na manluloko ka. Iba yung lilipas na mapupuksa. Huwag mo yung kain na tao. Manluloko ka, dapat manluloko yan. Oo, pagkaluloko. Masama yan. Magagalit ako, pagkaluloko ka. Bakit? Kasi, ito ko lang, di ba ako sumasagot ako eh. Iba ang mapupuksa sa lilipas. Talungin mo yung awit! Ano sabi nung awit? Tatanda at lilipas! Kasama ka na rin! Yun ang sagot ko! Ay, kubusin niya ito! Okay! Ang sagot niya! Eto! Yun ang sagot niya!
Yung totoong bagong langit at bagong lupa, makikita po ba yun? Yung bagong langit at bagong lupa, ang makakakita noon, yung mga taong makakarating doon, ngayon hindi pa nakikita ngayon yun. Ang sinasabi ni Pablo, ang sagot ko, ang sabi ni Pablo, lahat ng bagay nalilipas, yung nakikitang pangkasalukuyan, iba yung makikita sa hinaharap. Ayun. Yung sagot ko, maliwanag na yan, ha? Ito yung tanong na ayon yung ulitin ko. Yung po bang pumupuri sa Diyos ay kanyang lilipunin o ililigtas niyo? Isa sa sagot ko. Ang tanong niya, kung yun daw pumupuri sa Diyos ay kanyang lilipunin o ililigtas niya? Alam nyo, mga kababayan, yung tanong niya, irrelevant of the topic. Irrelevant. Kasi, kasi nag-uusapan, specifically, ang lupang ito, masusunog, lilipas. Hindi yung pumupuri sa Diyos ang lilipas at masusunog. Yun ang aking sagot. Yun. Yung po bang lupang ito, hindi po ba pumupuri sa Diyos to? Kung ang pag-uusapan, itong lupang ito, ano? Itong lupang ito. Ano ang ibig mong sabihin doon sa lupang ito? Ito, sinasabi nyo. Ito, itong lupa. Lahat. Ito. Pag sinabing lupang ito, anong implikasyon ng sinasabi mo lupang ito? Liwanagin mo muna. Ito ba lang lupa? O pati establishment yung nakalagay dyan? Pati yung sistema dyan? Kaya nga, siniliwanag ko, talong mo. Liwanagin mo. Eh, hindi. Kasi sabi nyo, binamit yung salitang lupang ito. No? Nalilita, sabi nyo. O di, ito yun. Alin nyo? Ito, inaapakan natin. O, yun lang inaapakan natin. Ito, planetang lupa. Planetang lupa. Hindi oh. Kasama sa tema. Hindi na, basta yun nasa ay, tema natin. Yun nasa tema ng lupa. Hindi sistema, yun nasa lupa. Yun nasa tema natin ng lupa. Ito yung planeta. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, eh, hindi ba pumupuri sa Diyos tong lupang ito na nasa tema natin? So, ang pag-uusap dun sa nasa isip ko lupang ito, kasi iba po yung lupang ito na nasa isip niya. Hindi, nasa tema yun. Ito muna. Hindi pa ako pati siya. Nasa isip ko, nasa tema. Hindi, yung nasa... Maintindihan. Ang temang sinasabi kong lupang ito, na nasa isip ko, at baka iba rin nasa isip niya, ang lupang ito sa tema, yung lupang nakikita, yung laman ng lupang ito, pati yung sistemang balakyot na narito. Ayun, ang sinasabi ko tema na lupang ito. Ngayon, kung yun eh, pumupuri sa Diyos sa palagay mo, nasa sa'yo yun. Wala po bang mababasa sa Biblia na ang mga nilikha ng Diyos, katulad ng langit at lupa, eh pumupuri sa Diyos? Kayo, kung ang pagpuri ang pag-uusapan, pati buhaya pumupuri sa Diyos. Yun ang sagot ko. Kaya ang tanong ko ganito, ang sabi niyo kanina, eh kung si Judas pumupuri sa Diyos. Eh ang tanong ito, pumuri sa Diyos. Ngayon, kailan siya pumuri sa Diyos? Nung siya ba ay hindi pa nagkakasala o nung nagkasala na siya? Ano tanong? Kailan? Nung hindi pa nagkakasala. Nung hindi pa gumagawa ng mortal na kasalanan. Yun. Ano tanong? Eddie, pag-time na ba? O yan, di wala na. I-ano na lang natin sa kayo. Tapos, parang 2 minutes na, doon sa 20 minutes, may 2 minutes na consume. Tumigil tayo ng 22 minutes, no? So, meron pang 2 minutong nakikira. Tuloy ang tanong. Tuloy ang tanong. Ito po, ano? Ang sabi niya, eh kung si Judas, eh pumupuri sa Diyos, eh. Pumupuri sa Diyos, eh. At tapos sabi niya, yung daw nung siya'y naglilingkod sa Diyos. Ang tanong ko ito, ibig niyo bang sabihin eh, ang lupa na ating tinatahanan ayon sa tema ay nagkasala sa Diyos, kaya ipuputok sa inyo. Alam niyo mga kababayan, hindi nililigaw kayo nitong ating pagpapit. Ito nga, sagot ko! Magsusundo! Sila ka, lupat natin ito. Pagkasabihin niyo, sagot ko, hindi sa tao. Masusunog, hindi mapupuksa. Iba po ang kahulugan sa Biblia lang mapupuksa. Kaya sa masusunog. Okay, pwede ba? Itak na po. Pwede kang masunog pero hindi ka napuksa. Yung mga unang Kristiyano, sinunog ni Nero. Pero pinuksa ba yun? Okay. Niloloko kayo dito eh. Niloloko kayo. Ano ang ginasabi sa Tepino eh.
to? Kaya mo kung sasabi pa palino ko! Nakaharap pa kay Soriano, hindi ka lulusot! E di ang sabi ng video ang lupa masusunog. E di hindi mo pupuksa ang lupa. Ang lupa masusunog! Ano ang kasunod ng pagkasunog? Itay mo nga niya. Hindi mo pupuksa. Sabi kasi nga, ang masusunog, hindi mo pupuksa. E ang tema nila, hindi mananatili ang lupa. E di mo pupuksa. E pero ito nga, pinatutunayan niya, masusunog lang, pero hindi manilipon. Kaya nga, ito susunod na tanong. Ngayon, ang tanong ito. Ang sabi ninyo, ang lupa masusunod. Hindi ko ba? Hindi ako minasabi sinasunod. Okay, ano ho. Uulitin ko lang itinanong kong muli. Kung ito ay masusunod, sa mga tigmeron pa lang, hindi ninyo natitiyak na ito'y malilipon. Alam mo kapatid, ano, para makatiyak ka, kasi nasabi ko, ang sinabi ko, na binasa ko sa Biblia, masusunog. Kung ano susunod na pangyayari, yung pain mo mamaya sa pagtayo ko, yung panatatapos ang pinig ko. Pero tatanggaan ko nun eh, ang sabi ko ni Gimeng Soriano, kapag masusunog, hindi malilipon. Hindi masusunog. Tatanggaan mo yun. Tapos daw yung 10 minutes. Thank you. Patularan ko kayo.